Magandang araw mga kahistorya! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa higanting bata na natagpuan daw sa isang laboratorio. Gaano nga ba katotoo ang ganitong kwento? Halina't alamin natin ang historia ng higanting baby. Ang mundo ng agham at mga scientist ay may maraming mga lihim at masamang eksperimento. At ang paglalarawan sa kanila ay hindi sila makatao, lalo na sa mga hayop. Kahit na ang tao ay hindi nakakatakas sa mga eksperimentong ito, kahit na ang mga bata. Karamihan sa mga eksperimentong ito ay itinuturing na mas mapanganib kaysa sa digmaang pandaigdig. Ang digmaang pandaigdig ay maaaring matapos balang araw, ngunit ang mga resulta ng eksperimentong ito ay maaaring hindi na matapos. Ayon sa kwento, natagpuan ng American Police ang malaking bata sa isang lihim na laboratorio na inabandona na 10 taon na ang nakalilipas. At pagkatapos ng mga pagsisiyasat, lumabas na ang bata ay ginamit sa mga biological experiment at malinaw na ang mga eksperimento ay itinago. Ang bata ay tinuturing na isa sa mga biktima ng agham. At sa pagkatuklas sa kanya, ay nalaman kung gaano kalupit ang mga scientist. Isinalaysay ng isa sa mga testigo na tumangging banggitin ang kanyang pangalan para sa mga kadahilan ng pangsiguridad, ang dark side ng mga eksperimento. Ayon sa Central Intelligence Agency, gumamit sila ng mga kamera upang kunan ng larawan ang mga sandali nang natuklasan nila ang bata. Ang mga saksi ng eksperimentong ito ay nagtakda ng mga kasunduan na pumipigil sa kanila na magsalita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa laboratorio. Ang layunin ng eksperimento ay lumikha ng isang malaking bata at kung paano ito ginagawa ay ganap na hindi alam dahil itinago ng scientist ang lahat ng bagay na nauugnay sa nasabing eksperimento. Maging ang gobyerno ay ayaw ilantad ang krimeng ito sa mga tao dahil sa matinding panik na maaaring idulot nito. Kahit na 10 taon na ang lumipas, ang bata ay mukhang buhay at bagaman siya ay namatay maraming taon na ang nakalipas, lumaki siya ng lumaki dahil sa kemikal sa kanyang katawan. Isang lihim na pangkat ang nagtrabaho upang imbestigahan ang krimeng ito. Walang nakakaalam kung gaano karaming bata ang maaaring maging biktima ng naturang eksperimento. Pero nagulat ang lahat dahil sa isiniwalat ng otoridad na ang natagpuang bata ay isa palang eskultura na gawa ng artist na si Ron Mowek. Ito ay may haba ng 5 metro. Kaya naman mga kahistorya, bago kayo maniwala sa mga kwento na nakita sa internet, i-fact check muna ito. Maraming salamat sa panunood.